mga Kaltech Daddy. Welcome again to my vlog. This is gonna be unboxing and maybe a review. So ito, bumili ako ng Gorillapod tripod stand. So ito siya. Nabili ko siya for only 155 pesos. So kadarating lang niya. Fresh na fresh. So bago ang lahat, syempre, sprayan po muna natin yung plastic niya. Yan. For safety reason, syempre, para makaiwas tayo sa COVID. Ayan. Even though na wala namang COVID, dapat ginagawa pa rin natin to kasi this is also safety for our home. Syempre, kailangan natin i-disinfect para walang pumapasok na germs sa bahay natin. Hindi tayo magkakasakit, walang papasok na sakit sa tahanan natin, no? So ito guys, open na natin siya. So bumili ako nito para meron tayong portable tripod na pwede natin dalin-dalin, no? Sa pagbablog natin or may travel tayo, kung gusto natin ilagay sa mga safe space and ipapatong lang natin siya. Ayan. So although marami tayong tripod ngayon, meron akong dalawang tripod and I'm using it para i-connect yung camera natin. Need ko pa rin ng mini tripod, no? Yung flexible. So ito siya. Para pag travel natin, mga travel vlogs. Ayan. So ito na nga siya guys. Ito na ang ating mini tripod. So may ball head siya, pwede nating ikabit yung cellphone natin and mga cameras natin, no? Ito. Meron siya rito ang lagayan ng cellphone stand. Ayan. Cellphone holder. Para pag-i-connect natin yung cellphone natin, no? So ang kagandahan nito guys, flexible siya. So pwedeng siyang i-twist ganyan. Depende sa inyo kung paano niyo siya gagawin. Ako kasi madalas nilalagay ko ito sa isang pole. Tapos i-grip ko lang siyang ganun para i-grip ko lang siya may paganyan. Tapos ilalagay ko yung camera dito. So after nun, okay na siya. Bali, kapit na kapit siya. And I think okay naman tong tripod natin kahit na medyo may pagka-plastic siya. So wag lang natin ipapersahin, no? Kasi nga ano lang siya, plastic lang tong ball head natin, no? Natatanggal to, pwede nyo palitan yung mas matibay. Ayan. Meron siyang thread dito, 1/4 din yung thread nito, dito rin at dito rin, puro 1/4 siya. So pag nilagay natin dito kunyari yung sa camera natin guys, pwede nyo pang i-adjust to. Ayan. Di-demo natin, ha? Meron akong camera dito. Ito yung ginagamit ko mostly sa vlog natin. Ayan. This is a Canon G16. I've been using it for almost 4 years na. Oh no, 3 years. So, napaka-useful niya kasi yung stabilization niya napakaganda. So, that's gonna be another video for that review on this camera. So, ayan guys, pag na-connect niyo na yung pag nakakabit na yung ball head natin dito, pwede niyo pa siyang higpitan dito, ano. Ayan, para sa mas stable na grip niya. So, ayan. Hindi niya siya gumagalaw.
So ang ano nito guys, ang capacity nitong bullet nito is I think 1 kilo or more, or I think 2 kilos. Ayan. So I'm gonna put the link in description sa ilalim ng description natin guys, no? Ayan. Lalagay ko yung link ng kung saan ko siya binili, saan yung seller. Tingnan nyo na lang guys sa description natin later. So ayun guys, ito na nga yung tripod natin. Try natin i-connect dito sa mismong gorilla pad natin. Octopus pad kung tawag nila. Kasi nga parang galamay. Ang kagandahan dito, kaysa doon sa mga ordinary na bibili natin na tripod, yung gorilla pad, is ano to, goma to. This is goma. Yung iba kasi nakikita natin yung parang may bilog-bilog dito. Yung white and black. Ayan. Nagkaroon ako noon, natatanggal yung pinaka-ano niya, parang bilog niya. Yung pinagkakapitan dun sa pinaka-bilog. So, hindi siya stable. So, pag nilagay natin kunyari sa pole, kinabit natin, pwede siya matanggal. Ito kasi hindi. So, ayan. So, siguro after maybe a few months, I'm gonna review this kung ilang months na natin siya nagamit, kung paano talaga yung full capacity niya. Ayan. So, ito lang yung review natin guys. No? This is a gorilla pad, octopus pad na nabili lang natin ng 155 pesos. Napakamura. And napaka useful ito lalo sa akin kasi pwede natin ilagay ito kung saan saan. Ayun guys, if you like this video, ito, please click like, subscribe, and hit the notification bell for more videos in the future. And thank you guys.